Vigan is one of the most visited places in Ilocos Region. Paano ba naman? Sa ganda ng lugar, sa bait ng mga tao, at sa masasarap na pagkain dito ay talaga nga namang kapanapanabik ang pagbisita dito. Ngunit paano nga ba ito puntahan? Anong klaseng kalsada ang iyong daraanan? At anong mga dokumento ang iyong kailangang paghandaan? Isama mo na din ang pagbuhos ng malakas na ulan dahil lahat yan ay ating pagdaraanan sa pagbiyahe natin papunta dito sa City of Vigan. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin agad ang ride vlog na to. Let's go Vigan! On our last video ay napanood ninyo ang unang episode ng ating North Luzon Loop, kung saan balak nating ikutin ang buong Luzon gamit ang ating bisikleta. Dinaanan natin dito ang napakainit na Nueva Ecija, ang patag na kalsada ng Pangasinan hanggang umabot tayo dito sa San Fernando, La Union, kung saan kinupkup tayo ng mga subscriber at binigyan tayo ng matutuluyan. Dito na dapat ako magpapalipas ng gabi. Ang kaso, hindi ako makatulog. Kaya napagpasyahan ko na lang na i-one shot ang Nueva Ecija hanggang makarating ng Vigan. It is around 330 kilometers mula sa amin. At ipapaalala ko lang mga kabatak na may challenge tayo kung saan bawal tayong gumastos ng kahit na 5 duleng sa ating matutuluyan dito sa ating North Luzon Loop. Aasa tayo sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, at sa mga tutulong sa atin sa daan. In some point, sa checkpoint pa tayo aabutan. Kaya mas exciting talaga yung bike ride na to. Okay, simulan na natin yung kadugtong ng ating North Luzon Loop Challenge. Check natin, no? 10:30 PM. Nag-post na din ako sa social media, sa Facebook. Pag nakasampung likes, sampung tara, pupunta talaga ako. So, meron na. Hindi talaga ako makatulog nung gabi na to. Puro lang cellphone yung ginagawa ko. Kaya nag-decide na lang ako na ipack ang aking gamit at i-one shot ko na lang ang Nueva Ecija hanggang sa Vigan. At doon na buo ang kwento ng Nueva Ecija papunta ng Vigan, mga kabatak. First time kong dadaan dito, hindi ko din alam yung daan talaga papunta ng Vigan. Pero yun, bahala na. But again, huwag niyo po itong gagayahin, mga kabatak. Just to give you a perspective, dito tayo nagsimula sa San Fernando, La Union, mga kabatak. Tapos babaybayin natin ang napakahabang kalsada na to. Hindi ko alam kung ano yung specific na tawag sa kalsada at yung mga bayan-bayan na dadaanan natin. Basta ang alam ko lang, nag-night ride ako nung gabi na to. Madami ding mangyayari sa vlog na to. Andiyang aabutan tayo ng ulan, matutulog tayo sa waiting shed, at may mga mamimit din tayo na nag-North Luzon Loop. Kung sino-sino sila ay malalaman nyo na lang maya-maya, mga kabatak. But for now, huminto muna ako sa aking biyahe upang bumili lang ng kaunting pagkain. Ayun mga kabatak, nandito tayo ngayon sa San Juan. Ganda ng city hall nila dito, San Juan. Yan, San Juan, La Union, ang liwanag. So, pero feeling ko dito lang eh. Dito lang yung maliwanag. So, bahala na mamaya. Pero kaya naman eh. Sobrang ganda ng plaza nila dito sa San Juan, mga kabatak, tapos maliwanag. Pero pagkatapos niyan, binaybay ko na ang napakadilim ng kalsada. May mga part ng kalsada na sobrang dilim. Meron din yung mga ganito na casual. And meron din mga kabatak yung masikip at meron din yung maluwang. So, okay naman siya. Baknotan na mga kabatak. Ayan o. Tignan nyo mga kabatak, maliwanag dito. Hindi ko lang alam kung kuha ng sensor ng camera ko, pero maliwanag, sobrang liwanag. Katulad ng sabi ko sa inyo mga kabatak, may mga part ng kalsada na sobrang liwanag at may mga part din ng kalsada na sobrang dilim. Katulad ng parte na to kung saan halos wala ka talagang makitang ilaw. Tapos mapapansin nyo, may kausap ako kasi may tumutok sa akin na isang single. Yun, salamat kay Sir Jericho, iniilawan tayo ngayon. Linawin ko lang mga kabatak na si Sir Jericho ay hindi ko talaga yan kakilala. Hindi din siya isang siklista, nagkataon lang talaga na pauwi siya galing sa trabaho kaya sinabayan niya na lang yung pace ko para mailawan din ako. Kaya sobrang salamat sa iyo, Sir Jericho. Nawa ay madami pang maging katulad mo. At pagkatapos, ito na yung mga sumunod na nangyari. So nalaglag yung camera ko. Na Insta360. Pero ito mga pasalubong center. Grabe yung doon sa kabila. Sa likod nito, halos walang street light and mukhang yung harapan din nito, ganun din. Kaya nagtitipid ako ng lights. Dalawa yung backlight ko. Dalawa yung backup light ko, pero isa-isa lang yung ginagamit ko.
ang halaga lang makasita ako sa kalsada. 1:49 AM, first 30 kilometers, 115 to go. Arko ng Balao 1, I think. So yan mga batak, first 31 kilometers, naka isang arko na tayo. Another church na nadaanan natin, pero last pag na ako. Then Republika ng Pilipinas, Balao 1. At ayun nga mga bataka, na nandito na tayo sa Balao 1 Plaza. So naghanap ako ng pwedeng maiglipan kahit 15 minutes lang para may power nap lang. It can survive me for 2 to 3 hours kasi yung 15 minutes na tulog na yun. At ayun mga bataka, na sabali susubukan kong umiglip dito sa upuan ng bus stop. Pero may police station naman sa gawi doon, tapos maliwanag naman. So subok lang kahit mga 15 minutes. So maya-maya, magkita tayo ulit. Okay mga batak, so bali nakaiglip naman ako. Oras natin, 1:30 na. So 32 kilometers. So ang next stop ko after 20 kilometers ulit. So every 20 kilometers magpa-power na pa ako para may lakas tayo. So ganoon yung plano. Tara na ulit. At nagsimula na nga akong bumiyahe uli mga kabatak. Mga around 30 kilometers yung napadya ko dito bago uli ako na mahinga. Nadaanan ko na din sa kalsada na to ang boundary ng Ilocos Sur na makikita nyo naman sa mga picture na to. Okay mga batak, so medyo madilim dito pero nasa likod ko ngayon yung arko ng Ilocos Sur. So padyak pa tayo. So from here, mga kulang 100 kilometers pa. Mga 96 kilometers pa. So tara na, andilan! Naghahanap talaga ng vaccine card dito mga kabatak pero hindi na ako hinanapan. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang yung biyahe at pagkatapos namahinga muna uli ako para naman makapagkape ng konti. Good morning. 24 hours kayo? Opo. Hindi ka natatakot dito? Mag-isa ka lang? Paano kung hold upin kita dito tapos nakawin ko yung puso mo? Anong magagawa? Laging natutulala. Huwag lumalapit ka. Huwag lumalapit ka. Ayun mga batak, last pag na ako. Bigyan natin stickers si ma'am. Malayo pa vegan. 2 hours ko yung nakabike ko. 2 hours, so mga ano yun, times 2.5. So 4.5 hours. Okay, miglip lang ako konti. Oras natin, it's 3:30 AM. Magla-ride out na uli ako. Ito mga kabatak, yung City Hall ng Candon. Ganda nung pailaw nila oh. Oras natin, 4:47, 75 kilometers na tayo. Let's go, Vegan City! Mga kabatak, panis! Paskong Pasko yung pakiramdam ng pagbiyahe dito. It is December 22 pala nung pumapadyak ako dito. Kaya binagtas ko yung mailaw at maliwanag na kalsada na to. At pagkatapos, may mangyayaring hindi maganda mga kabatak. Ano kaya yon? Sabay-sabay nating panoorin. Oras natin, 5:16, 82 kilometers. Basang-basa yung kalsada, pero mahina na lang yung ambon. Pero nakakabasa pa din. So, nagdadalawang isip akong pumadyak ng matulin. Or sisilong muna ako. Bahala na. Grabe, ang lakas ng ulan. So ayun mga batak, tumigil muna ako para patilayin ng konti yung ulan. Medyo malakas na, nakakabasa na. 1 hour later! Okay mga batak, so currently it is 6:11 AM. Nakaka 83 kilometers na tayo. Ang tagal ng ulan, maliwanag na, tingnan nyo. So basang-basa yung tubig, ekste yung kalsada. So joke lang yung tubig. Yun. Kung hindi siguro umulan, baka mga 20 kilometers na lang, nasa vegan na ako. Ganun, medyo matagal eh. Pero okay din, kasi nakatulog naman ako. Ngayon, babiyahin na uli ako, makapunta ng vegan. So tara! Curious kayo kung saan ako natulog, dyan lang. Humilata lang ako dyan. Tapos yan na, wala nang ulan. 6:19 mga kabatak. Ride out na ako, pero may ambon pa din ah. Ay, paano ko aabot ng vegan? After 10 meters mga bata, kuminto uli ako. Tignan nyo yung ulap kasi, ang kulimlim. Nakakatakot naman bumiyahe, tapos bigla tayong abutan ng ulan.
Bali bumalik ako mga batak sa waiting shed na tinulugan ko. Sobrang na-delay talaga ako sa oras na plano ko dahil sa ulan. At habang nagpapatila naman ako ng ulan, may mga kabatak na bumati sa atin, nagpa-picture at nanghingi ng sticker. Nag-live din ako sa Facebook nito habang nagra-ride para na din updated kayo. Kung hindi pa kayo nakafollow sa Facebook page natin, i-follow nyo na ang LEM Official Facebook page. At magpatuloy na tayo sa bike ride natin na to. 7:07 na nung nakalis ako sa waiting shed na yon. Ang tagal kong na-stuck doon, 3 hours. Ngayon, medyo maambon pa din, basa yung tubig, este yung kalsada. Pero yan, papadyak na ako. I hope makarating na tayo ng vegan this time. Pero may makulimlim pa din yung panahon. Kung mapapansin nyo mga kabatak, basa pa din yung kalsada habang pumapadyak tayo kasi umaambon pa din nito and in some point lumalakas pa nga yung ambon pero hindi ko na lang yan pinansin. Nga pala, may mga kasabay tayo sa likod na mga subscriber natin na sinabayan tayo hanggang makalayo din tayo ng konti and in some point tatrangkohan pa nila tayo mamaya. Oras mga kabatak, 7:36, nakaka 96 kilometers na tayo. Papasok na to ng Santa Maria and Seaside. Gando. Sayang di makahinto, hindi makapagpalipad ng drone kasi umuulan. Bawi, pagbalik! Sa part ng video na ito mga kabatak, medyo nakahinga ako ng maluwag dahil may tumatrangko sa atin. Kasi mula Nueva Ecija, mag-isa lang akong pumapadyak at ngayon, kahit papano may bumabasag na ng hangin. At pagkatapos niyan, may mga mamimit tayo na mga nagno-North Luzon loop din. Sino-sino kaya sila mga kabatak? Ito sina Miss Dan, Miss Ann at si Ma'am Joy kung saan na-meet na natin sila sa una nating video sa San Fabian. Kung hindi nyo pa yung napanood, panoorin nyo na lang mga kabatak. Bali dito kami nagkasama-sama at dito na din kami nagkausap-usap at nagkataon na iisa lang ang ruta namin. Papunta sila ng Vigan. Kaya nagkasundo-sundo na kami na magsabay-sabay na lang papunta ng Vigan. Dahil sabi nga nila, mas madami, mas masaya. Kaya sama-sama na kami mga kabatak. After a few minutes ng aming pagpadyak, biglang may nangyari mga kabatak. Yun, na-triple flat kami. Flat, flat, flat. May balat yata ako eh. Hindi naman kayo na-flat, na-flat ka kahapon eh. Pero ako hindi ako na-flatan. So ayun, mga 30, 25 kilometers. Nasa Vigan na. Pagod na ako. Ikaw mama, ano masasabi mo? Ay nako, pampata! Nakalaspag. Parang di ka nga napapagod eh. Malakas hey. Yan. Pambato natin. Pambato, pandayo. Tama ang dinig nyo mga kabatak. Na triple flat kami dito. Sabay-sabay kami na flat na tatlo. Kaya nagkumpuni muna kami ng aming mga gulong. At pagkatapos, continue na ulit ang aming pagbibisikleta. Shout out muna. Habang pumapadyak kami dito, mapapansin nyo maya-maya na dumadami na kami sa ride dahil yan sa mga subscriber natin na nagsusunudan. Sobrang salamat sa inyong suporta mga kabatak. Yan, bali sasamahan nila tayo hanggang Vigan. Doon na lang kami magpipicture. Takbo namin, 18 na lang eh. Mula dito sa ating kinalalagyan, mga 20 kilometers na lang ang Vigan. Pero may madadaanan tayong sobrang gandang tulay, kaya huminto muna kami para mag-picture-picture at magkwentuhan na din ng kaunti. Ay, buhat! Mga ilang kilo? Shoutout sa kanila, sinamahan nila kami hanggang dito. Dito boss, pababa nila? Paano? Thank you. Salamat sa inyo. At ayun nga mga batang nandito tayo sa Quirino Bridge. Napakaganda. Yan, tignan nyo naman. Kitang-kita sa kuha ng mga drone shot na to ang ganda at ang linis ng lugar. Kaya sobrang refreshing ang pagbibisikleta dito mga kabatak. Sobrang mabait din ng mga tao. Kung titignan nyo ang ating likuran, may mga kasabay pa rin tayo sa pagpunta sa Vigan mga kabatak. Kaya ituloy na natin ang bike ride natin na to. Oh no.
umayaw na. Okay na, gusto ko na lusong. Ayun na yung lusong. Gusto na, lusong. Wish granted. Ayun, bumilis oh. Nagka-turbo. Basta may lusong. Basta may lusong. Medyo dumami kami. Sumabay sila. Vegan din daw punta nila eh. Tuloy-tuloy na lang din ang aming pagpadyak dito mga kabatak hanggang dumating na kami sa mismong Vegan. Hindi ko na nakuhanan yung ibang part dahil nalobat na din yung camera ko, pero abangan ninyo kung paano kami i-accommodate ng mga taga-Vegan. Bibigyan kami ng matutuluyan, bibigyan kami ng makakainan at sasamahan na din kami hanggang makalabas kami ng City of Vegan papunta ng Pagunpod. Lahat yan ay maaabangan ninyo sa susunod nating video. Bibigyan ko na din kayo ng roadblock sa kung ano pa nga ba yung mga nangyari dito sa mismong Vegan Ride. Kaya kung ako sa'yo, pindutin mo na ang subscribe button upang mapanood mo ang buong episode ng ating ginagawang North Luzon Loop Challenge. Kaya maraming salamat sa inyong panonood mga kabatak. I hope magkita-kita tayo sa susunod nating video at mag-ingat kayo palagi. Good night mga kabatak!